from verse 19 to 30. Ang sabi po rito, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing ng nakakasarok, pantad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. Upang mamulot kahit mumong nahulog mula sa habag ng mayaman, at do'y nilalapitan ng aso at tinitilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang bebe at tinalaan ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hadis. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaalis siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makaparian, ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Naruunin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dako nito ng pagdurusa. Babalaan daw po, sabi niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Ano po yun? Yun po yung Bible. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung papupuntahin sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanila ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling nabuhay. So, yun po siya. Kung titingnan po natin ay patungkol po sa dalawang namatay, ano po? Pero bago po natin talakayin, hingin ko po muna ang bawat isa na sumandali po tayong lumubo at tayo po'y muling magpapasalamat sa Diyos. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus at patuloy na patnubay at gabay ng Santong Espiritu, sa gabi pong ito, patuloy kaming lumalapit at patuloy na nagpapakumbaba sa iyong kabanal-banalang paanan. Hinihiling po namin, O Diyos, ang paggalaw ng kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isang naririto. Buksan mo po sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, banal na Espiritu, magbukas ka ng puso at isipan ng mga tao, O Diyos, na nasa iyong harapan upang maunawaan po namin ang sinasabi ng iyong banal na kasulatan. Upang nakuha po namin ang sustansya ng iyong mga salita at makita po ito sa buhay ng bawat isa sa amin upang ito ay aming pagsumikapan na mabuhay kami dito sa sanlibutan na naaayon sa iyo. Basbasan niya lang po Diyos sa mga salita mo. Pangunahan mo po kami sa mga sumikapan.
sinasabi po ng Lucas chapter 16 ay merong dalawang uri ng tao. So sabi po, isang mayaman at isang po mahirap. Yung isang mahirap ay katulad po natin, tayo po ang tinatawag na mga indigent sa bansa natin, sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. At meron naman pong mga mayayaman, di po ba, na hindi natin sila kayang ma-reach. Hindi kagaya natin na meron po tayong pakikipagsamahan sa isa't isa. Subalit ipinakikita ng banal na kasulatan na kapag ka ikaw ay namumuhay dito sa lupa, ay meron kang dapat gampanan bilang ikaw ay isang tao na nilikha ng Diyos. Una po, kung titingnan po natin ang sinasabi ng Lucas, ay mauunawaan po natin doon at ipinakikita po doon na kapag ka ang isang tao ay namatay, matik po yon doon na siya sa dapat niyang kalagyan. Wala na ho tayong pagpipilian pa. Kaya nga ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3 from verse 1 hanggang verse 2, ang lahat ng bagay na nangyayari sa daigdig ay itinatakda ng Diyos. Tinatakda na ikaw ay isilang at itinakda na ikaw ay mamamatay. Itinakda na ikaw ay magtatanim at itinatakda ang pagbunot ng panalo. So kapag tayo po ay itinakda ng Diyos ng kamatayan, katulad po ni Nanay, wala na po tayong magagawa. Sapagkat alam naman po natin, nakalagay sa banal na kasulatan, na ang tao ay nilikha ng Diyos. Diyos po ang may lalang sa tao. At minahal po tayo ng Diyos. So kung titingnan po natin dito, ipinaliwanag at nais ko pong ipaliwanag sa inyo isa-isa upang maunawaan po natin. Ano po? Sabi sa verse 19, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. So sabi pong ganon, mayaman, matik po talaga, wala tayong magagawa doon. Sinasabi at binabanggit ng banal na kasulatan na isang mayaman. Lahat ng ari-arian ay nasa kanya na po, ano po? At yung isa naman po, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupas ay sa may pintuan ng mayaman. So, ibig sabihin, isang buhay na pumupuno ng kahirapan. Isang buhay na hindi ho nagkakahiwalay sa atin. Kundi magkakahawit po tayo kasi tayo po yung tinatawag na purot na pures. Kumbaga, pag hindi tayo naghahanap buhay ngayon, hindi po tayo kakain. Sino pong mga driver dito? Driver din po ako eh, di mo ba? Driver din po ako. So, ibig sabihin, papasok po tayo doon sa isang kahit isang tukaho tayo pare-parehas. Kasi pag hindi po tayo naghahanap buhay, wala akong kakainin. Lalo pa tayo po ay may pamilya, di mo ba? Subalit, merong biyaya po pala ang Diyos sa mga mahihirap. Merong pong pagkapala ang Diyos sa mga mahihirap. Ang sabi po sa verse 21, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at do'y nilalapitan ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. So yun lang ang pagkakaiba natin. Pero in between ang buhay natin at ang buhay ni Lazaro ay parehas. Ang pagkakaiba lamang po natin ay hindi ho, wala ho tayo mga ganung uri ng sugat. Ano po? So, verse 22, namatay ang kulube at tinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Nagdala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling ni Lazaro. So ibig sabihin, doon po natin makikita sa verses na yon na kapag once na namatay ang isang tao, eh tapos na. Nandun ka na eh. Diba? Sabi ng Biblia, hindi natin pwedeng hanapin pa na, teka muna, may mapaglalagyan pa sa akin. Hindi na po eh. Matik na po nakalagay doon eh. Namatay ang kulubi at dinala sa piling ni Abraham. Ibig sabihin,
yan po yung apo ng Pierre. Dalawa ho eh, dalawa. Wala nang tayong hahanapin pa doon. Dalawa po talaga, mati. Wala nang sinasabing purgatorio. Sapagkat ang purgatorio po na sinasabi ay dito po yun sa lupa. Bakit po nasabi na ang purgatorio sa lupa? Since na wala naman po sinasabi sa Biblia. Halimbawa po natin, kapag ang isang bata po ay may bulate, ano po ginagawa ng magulang? Diba? Ang bulate po kasi ay nagkukusko ito ng pagiging malnourish ng isang bata. Walang ganang kumain, umapayat siya, o either na ito ay nagkukusakain. Sanhi po ng infection dahil sa dami ng bulate sa kanyang tiyan. So, yun po yung bulate, no po? At kapag ka ito po ay natuklasan, dinala ng magulang sa doktor, at pagdala doon ng magulang sa doktor ay in-examine ng kanyang dumi, makita na marami pong bulate, ano pong ginagawa ng doktor? Nire-resitahan po ito ng pampurga. At kapag nire-resitahan ng pampurga, ano pong gagawin? Ipaiinom po ngayon yung pampurga, kaya ang nangyayari, lumalabas po ngayon yung bulate ng bata at gumagaling po siya. Nagkakaroon po siya ng kalusugan, magandang lakas po siya. So, di ba? So, nagiging maayos po yung kanyang physical na pangangatawan. Ito naman po. Pastora, bakit inalimbawa mo yung bulate? Tayo po kasi, meron mo bang perfecto sa atin? Wala po. Ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa Panginoon. Kahit pare ka man, kahit madre ka man, kahit ako po ay nagkakasala din. Subalit, may Diyos na mabuti at tapat na siyang patuloy na pamahal sa buhay ng bawat isa sa atin. So ano yung tinatawag na purga para sa mga tao, para sa mga Kristiyano? Yun po ay ang purga. Sa oras po na ang isang tao ay nagbukas ng kanyang puso, tinanggap si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, inaayos po ng Diyos yung kanyang buhay. Yung mga pinagmumula ng sakit at karamdaman, yung mga pinagmumula ng lahat ng kasalanan, nawawala po ito sapagkat meron kang Biblia na ipinapasok mo sa inyong puso kapag ito ay meron. Habang ikaw, habang tayo ay naririto sa lupa ito, ito yung pagkakataon natin na malinis maayos ang ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, tandaan po natin na ang purgatorio ay dito sa lupa at wala nang usap sa purgatorio. Dahil pag ang kaluluwa po natin ay kinuha na ng Diyos, matitira po dito yung ating physical na katawan at ito po ay ililibing natin sa lupa katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan na ang tao ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng ilang sa pamamagitan ng putik ng lupa. Ano pong sabi? Hinulma ng Diyos ang lupa, hiningahan sa ilong, at sabi pa ng Biblia, at ngayon, dalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Meron mga piluso po na nagtatanong, papaano naman kami magiging kamukha ng Diyos base sa sinasabi ng Biblia? Nalalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Hindi mo physically sinasabi na kamukha natin ang Diyos kasi tayo nga po iba-ibang mukha. Ako iba ho ang mukha natin. Iba ho ang mukha ko. So lahat tayo hindi magkakaiba. Subalit, magkakamukha po tayo sa spiritual na pamumuhay. Ano po? Ang Diyos ay iisa. Subalit, tatlo pong persona yan. Naunawaan po natin, tayong mga tao ay iisang tao po pero may gumagalaw po sa atin na tatlo. Una,
Yung ating physical na katawan na hinubog ng Diyos, hinulma ng Diyos sa lupa. Pangalawa, yung ating hininga, nung time na hiningahan siya ng Diyos, yun po yung ating hininga. At yung pakiramdam po natin, yung kaluluwa, paghinga po ng Diyos, isinabay ang pagpasok ng kaluluwa. Kaya ang nangyari, ang tao ay bumangon, tumayo, at nagkaroon ng buhay. Amen. Doon po tayo nagiging kapukahan. Kaya nga, ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang kaya kung magtataka po tayo na bakit hindi naman kami kumukha ng Diyos, ibig sabihin, iba-iba po ang kumukha ng Diyos. So, hindi po. Malalim na kahulugan na pinatutunguhan pag sinabi po kamukha natin ang Diyos, nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. Kaya sa oras na ang ating espiritu, ang ating kaluluwa ay inuha na ng Diyos, wala na po tayong panay. Katulad po nila. Nandyan na po siya sa kabao. At hindi na po niya alam kung anong ginawa sa kanya. Di po ba, sinalaksak siya, lagyan siya ng gamot. Wala na siya alam. Hindi na siya nakakasigaw. Nakaray po, masakit. Bakit po? Kasi wala na po ang kanyang kaluluwa. Katulad ng sinasabi at pinapaliwanag sa kanila na kapag ka ang tao ay namatay, may pagdadalhan na po sa kanila. Kaya nga ang pagkakataon po natin bilang mga tao na nilikha ng Diyos, habang tayo ay naririto pa sa lupa, bigyan natin ng panahon at pagkakataon na kumilos yung Diyos na ating panlilikha habang may buhay pa po tayo. So, anong verse na po tayo? 24. At sumigaw siya amang Abraham, mahabag po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. At palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So, isang bahagi na ang isang patay ay nananalangin para sa kanya. Nakuha niyo po, kasi patay na po sila eh. Nananalangin para sa kanyang sarili na hanggang doon ba naman sa kabilang buhay, kaluluwa mo, ay kailangan mo pang utusan ng Diyos. Di mo ba? Maliwanag po siya eh. Verse 25, ano pong sabi? Ngunit, sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon'y inaaliw rito samantalang ikaw na may nagbuhusa. So di ho ba, maliwanag na merong impyerno. Kasi ang sabi ng mayaman, Ama Abraham, utusan mo si Lazaro sa isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at patuloyin upang malamigan ako. It means, nasa gitna siya ng apoy. Nakukuha po natin, nasa gitna po siya ng apoy. Subalit, isinumbat po sa kanya ng Diyos. Alalahanin mo, anak, na noong mga panahon na ikaw ay nasa lupa, baliwanag kong sinasabi, nagpasasa ka sa karangyaan, nagpasasa ka sa buhay, samantalang si Lazaro ay naghihikahos sa kahirapan. Bakit? Dahil itong Lazaro na to, walang ibang tagapagtanggol kundi ang Diyos. Kahit hirap na hirap siya dito sa buhay natin sa mundo, alam ni Lazaro na tanging ang Diyos lamang ang siyang magtatanggol sa kanya at pagdating sa kabilang buhay, tanging Diyos lang din naman ang kukupup sa kanya. Wala po siyang inaasahan, di ba? So, maliwanag po na nakikita po natin. Verse 26, at higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi na makapatid. So, ibig sabihin, bangin, walang maaaring katawid. Kung ikaw ay naroon sa katila, hindi ka maaaring makatawid. Kung ako naman ay narito, hindi ka rin maaaring makatawid. Bakit? May malaking bangin. Kung titingnan po natin ang sinasabing malaking bangin, isang kapahamakan na naman. So, napaka-imposible na ang
nakuha niyo po. Tapos na inasa lupa. Ano pong karaan? Si Jesus ang paraan upang magkaroon po tayo ng kaligtasan habang tayo ay narito pa sa lupa. Tingnan po natin ang Panginoong Jesus. Nabayubay po siya sa krus ng Kalbaryo. Nakadipa po siya eh. So, ibig sabihin, yung bangin na yon, yung buong katawan po niya ang inalay niya sa bangin na yon. Upang ikaw na nasa gitna ng kapahamakan, nasa kalabang banda ng mapapahamakan, ay maaari ka ng punta sa langit sa Diyos. Sabagat sa Kristo ay namatay sa krus para sa kaligtasan ng karamihan dito sa San Lais ba natin makarating sa hangganan ng Diyos? Simple lang. Kaya nga, habang naririto pa tayo sa lupa, buksan natin ang ating isipan. At merong Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang kamay ang naging daan upang patuloy kanyang kauting sa gitna ng iyong mapapahamakan sa buhay. Natawag niya ang kanyang italay na matay siya sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Verse 27. At sinabi ng mayaman, kung kayo po, Amang Abraham, ipinamamanhid ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito po, panalangin na naman po ng isang patay. Kung gayon, Amang Abraham, ipinamamanhid ko papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sabi po ng panalangin, isang patay. Sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi na humantong sa dakong ito ng pag-uusap. So, nananalangin itong namatay. Itong mayaman ay nananalangin na mamanhid po sa Diyos. Nautusan ang isang patay na bumaba. Subalit, ang sagot ng Diyos sa kanya ay ito, pakinggan po ninyong mabuti. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi na po pala kailangan na ang isang patay ay bumaba sa lupa sapagkat, ang sabing ganun, meron na pong isinulat ang mga propeta. Ito nga po ay ang salita ng Diyos. Kung pakikinggan lamang po natin ang mensahe ng Biblia ng sinasabi ng salita ng Diyos, makakamtan po natin ang tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 30, dalawa na lang po, sabi sa verse 30, sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi nila paniniwalaan na ang isang patay ay muli. So na po nga niyo po, kung ang banal na kasulatan niya ay hindi mapaniwalaan ng tao, kung ang banal na kasulatan o ang Biblia ay hindi matanggap at mapakinggan ng tao, sino kaya ang isang patay? Di mo ba? Kasi isipin po natin, ang isang patay na katulad natin, kapag ka ito'y nabuhay, di mo ba? At hindi tayo nagtakbuhan eh, ewan ko lang. So, paano natin matatanggap? Kahit nga minsan, tatay mo, nanay mo, or kapatid mo na nawala sa buhay mo, hindi mo pa rin matatanggap na nagpakita sa iyo eh, kasi takot na takot ka pa rin eh. Di ba? Ano po ito? Ganun po yung magiging reaction natin. Subalit, ang paliwanag po ng Diyos dito ay ang banal na kasulatan. Nais po ba natin na tunay na kaligtasan? Nais po ba natin na ang buhay natin ay dumating magay sa puling ng Diyos? Tandaan po natin na tanging ang Biblia lamang ang siyang iniwan ng Panginoong Jesus dito sa lupa upang ating paniwalaan, upang ating pakinggan at ating paniwalaan na tayo pagka tayo ay nawala sa sandibugan ito ay meron tayong lugar na ating patutunguhan.
Kaya habang naririto pa tayo sa lupa, ito yung pagkakataon natin upang magsisi sa lahat ng ating mga nagagawa, pagkakamali at pagkakasala. Tanggapin natin sa puso natin si Kristo sa puso natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas na ating buhay, makakamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Dahil pagkatapos po ng ating kamatayan, tapos na po. Wala na po tayong magagawa. Ang tanging magagawa po natin hanggat naririto pa po tayo sa lahat po tayo ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa mga salita mo na ipinaunawa mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko lamang po sa iyo na sinuhan mo sa kanilang mga puso ang iyong mga salita at huwag mo pong hayaan na bumalik ito ng walang kabuluhan. Bagkus ito ay isang uri ng binhi na iyong pinanim at sa tamang panahon ito po ay magbubunga sa kanilang mga buhay at lalago po ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Bumalaw po kayo sa puso ng bawat isang nakapakinig. Hayaan mo, aming Ama, na habang sila ay nabubuhay sa sanlibutan ito, ang kapangyarihan mo lamang at ang iyong pagmamahal ang patuloy na idaloy mo sa kanilang mga buhay. O Diyos na dakila, dinadalangin ko po sa iyo ang mga naulila. Hayaan mo, Ama, na ikumpad mo lamang po sila ng iyong banal na Espiritu. Patuloy mo po silang samahan, aking Diyos. Kung siya man ay may mga anak, aking Ama, ang mga kapatid ng namatay, o Diyos, samahan mo po sila. Tulungan mo sa lahat ng kanilang pangangailangan, sa pinansyal na pangangailangan, o Diyos, hayaan mo na magbukas ka ng kalangitan. Patuloy mong idaloy ang pinansyal na pangangailangan po ng mga naulila. At ang mga naulilang ito, O God, ay patuloy mo po silang ikumpod. Ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig. Ipadama mo po sa kanila, aming Ama, ang kapangyarihan mo na nawala man ang isa nilang minamahal, subalit ikaw na Diyos, na nagpahintulog nito, Ama, ay parati kang nandiyan sa kanilang tabi upang sila ay tulungan. Salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin, aming Ama. Pinasasalamatan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sapat na lang. Awitin natin.